Hi. Hi. Ang ganda ng ano, halaman ito. Ito yung sa nanay ko. Alam mo, may tawag dito yung bagang ano, yung halaman na ano, nakapag-araw, nakabukas siya, and lapat ang dahon. Tapos, kapag gabi, tumitiklop. Tiklop yun. Nung bata pa ako, meron kami ano, yung bonsai na ano, na acacia. Matagal na yun. Hanggang sa sabi nung kapatid ng nanay ko na panganay, ano, hanggang ngayon buhay pa rin. Tumira ako sa lola ko, grade 4 ako noon. Grade 3 ako lumipat hanggang sa 4, 5, 6. Doon ako nag-aral sa elementary sa Lucena West 2 Elementary School. Tapos, nung grade 1, palipat-lipat kami ng bahay. Yun yung ano, hindi kasi naisip ng nanay ko na nung nag-return yung tatay ko, wala sa isip niya na magkaroon kami ng sariling bahay, sariling lote. Excuse me po, napadigal. Ang Lola Esther ko lang yung nakaisip na, Malu, ikaw ay bumili ng sariling mong lote. Kaya ngayon, naging buhay namin, palipat-lipat. Ang halaman ng nanay ko, napakadami. Noong time na kada lipat kami sa ganung bahay, nakakapundar si mama na iba't ibang klaseng halaman. Mahilig mag-halaman yung nanay ko eh. Yun nga lang, hindi siya marunong mag-market, paano inegosyo yung kanyang halaman. As in talagang pinagkakalibangan niya yung halaman. Tapos pag mayroon na kagusto na bibili ng halaman, hindi niya lang kung magkano ipipresyo, hindi siya nag-update. Ay, nadigil ako. Bagong kain lang. Hindi niya lang, yung wala sa nanay ko yung ano, yung maging ano, yung business minded. Digal ako kasi nag-soft drinks ako eh. Kagaya ito, ang gastos dito, magkano itong, ito mismo, magkano na to. Tapos yung halaman na may ligan nanay ko magaganto. Yung puhunan niya, yung pagod niya, paano niya ibebenta. Sayang yung ano, yung talent ng mama ko, ng nanay ko. Tawag ko kasi sa mama, nanay, yun. Kasi pag mama kasi, parang feeling ko, yun din kasi tawag ko sa naging asawa ko, yung mama din. So, yun, kada lipat na yung bahay, ginagawa ni mama, pinamimigay ang halaman sa kapitbahay. Dati nga, muntik na kami yun eh. Yung mga halaman ni mama, pinagsisira niya kasi nga, dumating sa punto na may nagsabi sa kanya, ay, pinalilipat na kayo. Hindi yung ginawa ni mama, nag-impake. Bilis-bilis mag-impake. Pati ako, nag-impake na rin kasi pag mag-impake si mama, mag-impake na rin ako. Ayun, ang sistema lang. Ayun, dati, yung mga libro ko na binili ko sa junk shop, pinagbebenta ko din siya. Parang naumay na rin ako kasi nga, ang inipon ko na ng libro yung tungkol sa computer technician, programming, operating system, Visual Basic, Turbo C, yung mga ganun, mga HTML, Word, PowerPoint, Excel. Kasi yun yung gusto kong i-ano sa anak ko, ituro talaga. Kasi nga, meron kasi akong kilalang pamilya na naging kaibigan ko, mula sa apat niyang anak, isang lalaki, apat na babae, kung ano yung kinuwang kurso nung anak na panganay, hanggang sa pangalawa, hanggang sa pangatlo, hanggang sa pang-apat, hanggang sa panlima, yung kurso yun na lang ang kinuha nila magkakapatid. Kaya paras-paras sila ng kurso. Tapos yung pinag-aralan nung panganay ng mga notes, exam, ano eh, yung pinagpasa-pasahan na sa mga sumunod sa kanya. Tapos, ang mahalaga lang naman, tapos ka ng 4 years eh. So, naging magaan. Kasi kung yung mga anak niya, iba-ibang course, iba may IT, may engineering, merong ano. Eh, ang kailangan naman, parang yung magulang mismo yung nag-ano. Anong gusto nyo? Di ba, mahalaga lang naman tapos kayo ng 4 years, BS, Bachelor of Science in ano,
lahat sila iisa ng course. So lahat sila tapos ng 4 years. So naging magaan kagaya ko, kaya 'di ba sinabi ko din naman sa pagbo-vlog ko, eh dapat yung ano talaga yung skill ng bata, o ano yung talent ng bata. Kasi nga dating kasi na pag mali din yung kurso mo, mayroon din yan na dating na mali din yung magiging kinabukasan mo eh, kasi mali yung kurso yung pinili mo eh. Pwede din naman, pero sa akin kasi, mas, ang inaano ko sa anak ko, kunin mo isang kurso yun, kasi nag-ano din ako eh, nag-ship din ako, inahanap ko talaga ko ano yung nababagay sa akin, kasi kahit na yun yung skill mo, tapos, mahina ka naman sa ganung sa marketing, ang hirap, eh, di ba? Sabi ko, may ganyan yung mas marami kang alam kaysa dun sa isa lang yung pinagpupukusan mo. Halimbawa, ang talent mo computer generation na, tama ba? Mga ganun, computer world na, di ba? So, kailangan, may alam ka din dun. So, ako, magpo-provide lang ako na ito yung napag-aralan ko, ito yung experience ko. Magkakatugma kami kasi paras kami ng kurso, CSS, Computer System Servicing. Mas matuturuan ko siya, mas mag-ipon ako. Yung mga ibang gamit ko nga dito, hindi ko tinatapon kasi galing din sa junk shop yun. Galing din sa mga technician na hinihingi ko lang yung mga gamit-gamit ko. Yung mga basura sa kanila. Ako, mas gusto ko kasi yung mga gamit ko, mga luma, as in, yung bagang re-referring ko, nagkataon lang talaga na nagkaroon na akong diferensya sa mata. Tapos ako naman, sabi ko nga, kung si mama may isa ng negosyo, sana pagkakitaan niya ng gantong mga halaman, ganito talaga, eh hindi naman siya nag-focus doon. Ang hirap pa nung palipat-lipat kami ng bahay, tapos napapamigay lang ang halaman. So sabi ko, pag may negosyo kami, mas madali kasi magkatulungan kami. O ako yung technician nung shop, tapos helper ko yung ano ko. Mag-refer siya, kaya mag-reformat, mas okay, maganda yung flow ng negosyo, ay sayang din naman talaga. Kaya sabi ko, sayang yung pagod ni mama dito sa halaman na to, pero dapat kumikita na. Eh, hindi din niya alam yung ano. Maganda pa nung pandemic, kasi nung pandemic, para bang ano yung tawag dito, yung palitan ng ano, yung halaman, papalit mo ng grocery, yung pagkain. Tapos yun, maganda rin naman yung naging... Kasi ang hirap mo kasi lumabas nung una eh. Nung 2020, talagang kaya may ID ka, schedule pa. Kaya nauso yung palitan. Tapos yung plantitas na tawag doon. Parang ano nga man tawag doon, trading ba? Hindi naman trading. Nakalimutan ko yung tawag, pero kahit pa paano yun lang, sinikwento ko lang. Na maganda rin kaya kasi kung may sarili kang lote. Sarili mong tanim, sarili mong... Magpapadami ka ng gatong halaman. Magandang bentahan talaga. Tapos ito, ginagawa ko nung nag-aaral ako, lagi ako nagre-regalo ng halaman sa teacher ko. Pero hindi tumataas ang grade ko, ganun pa rin. Special project. Ayun, naging masipag lang akong pumasok, attendance. Tapos, yung mga elementary ngayon, meron silang certificate of complete attendance. Yung elementary ko, wala akong ganun certificate. Kulang. Nalala ko nung daycare, nung ako yan, nung technician ng isang shop. Ang daming award ng mga batang to ha, yung daycare, kinder. Yung batang matulungin, batang masayahin, batang, ang daming mga awards. Siguro, siyempre, strategy ng may-ari ng school na ibigay yun lahat ng mga award. Eh, nung kinder at daycare ako, wala akong ganyang award eh, wala akong naipon. Sabi ko bakit ganun. So yun lang, and masamang comment, mabuti, pabot po yun sa mayaring channel. Bye!